Yes, siguro naman sa mga oras na ito ay nakita nyo na ang highlights or should I say lowlights ng mga breaks ng Lakers contra Clippers na ultimately ang pumatay rin talaga sa kanila lalo na noong 4th quarter. So hindi na muna tayo magde-dwell dyan, kundi tumingin muna tayo sa bright side ng konti. Sa kada pasok ni Matt Ryan sa floor mga idol ay madalas natatawagan siya ng sarili niyang play. Itong si Ryan nga pala ang nakakuha ng 15th spot ng Lakers mga idol at talagang naging beneficial ang kanyang shooting para sa team na ito, kaya sa kanilang dalawang regular season game so far ay pasok siya sa rotation ni Coach Darvin Ham. And after nga nung larong ito ay tumitira siya ng 40% from 3 although maliit lang naman po ang sample size. So masasabi ko na for now, siya talaga ang sharp shooter ng Lakers at dito sa sideline inbounds play nila ay bibigyan siya ni LeBron ng pin down. At tignan nyo yung nangyayari, akala mo si Steph yung ginagawa nung play dahil bigla niyang naukuha ang atensyon ng limang defenders ng Clippers sa court. Lahat sila ay nakatitig sa kanya. Hindi ko sinasabi na magiging mala Steph or Klay to mga idol, pero kilala kasi siyang shooter mula pa nung nasa G League siya. At scouted na ng clips yan kaya napahelp din dito si Robert Covington, hindi nga lang pumasok. Talagang magbebenepisyo rin po ang shooter sa mga naukuhang atensyon ni LeBron. Katulad dito na tinatawid niya ang bola at nakatitig na sa kanya si Covington at man, syempre, baka biglang umatake yan. So kahit na markadong shooter na rin talaga siya, kapag syempre isang superstar sa kalibre ni LeBron ang kasama niya, magkakaroon at magkakaroon talaga siya ng opportunities na ganito. Ito nga parang nag Bam Adebayo and Duncan Robinson hand of play sila sa semi-transition. Mag-e-end po ang tira dito na hindi pasok pero i-appreciate natin yung nangyari talaga dahil may shooter sa floor. Dadaan si Ryan dito sa struggle niya na LeBron at Jones. At tignan ninyo, noong dumaan na siya sa harapan ni Nan, sumama bigla si Covington sa kanila ni Kennard. Ito yung pagkatapos niya ring makatres. So bilang Lakers fan ay tila refreshing rin na may makita tayong ganito na nire-respeto talaga yung shooter natin. Although hindi po nakatira si Matt Ryan dyan pero ang punto nga natin ay napapafocus sila doon sa shooter at hindi lang sa mga starts talaga. Libre nga siya rito dahil sa penetration and palaging option talaga yan available para sa Lakers. Marami silang slashers at mag-open up talaga yung mga ganitong oportunidad para sa tulad ni Ryan. Isang shooter lang yan mga idol, what if may iba pang shooter sa Lakers sa maaaring makasabayan ni Ryan at nung Lakers superstar sa floor? Kung naghahanap ang Lakers ng sign na kumuha ng shooter via trade, I think yung laban na ito kontra sa Clippers sa talaga ang sign na yon. Ang ganda ng depensa nila at times, pero yun nga, tagtuyot talaga ang opensa nila dahil 38.8% lang ang shooting nila from the field, tapos 22.4% naman sa 3 sa dalawang laro nila so far. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.